Noon, kararating lang namin, galing ng SM City, see what I got from Uniqlo. Unboxing tayo, guys. This is kapalit ng napanalunan ko sa raffle namin sa school, cash na 1K. At least, binili ko siya ng something na memorable para hindi ko siya makalimutan na ito yung napanalunan ko, equivalent sa napanalunan ko sa raffle. Ito, ayan, 999 siya. Ayan, at least, diba? Talagang mga almost 10 pesos na lang ma 1K na. Kaya yung panalunan ko ay binili ko ng something na memorable. Ito na siya. From Uniqlo. Ayan. XL yan. Kasyang-kasya sa akin. Kasi siyempre pagkasama ko yung sister ko, talagang doon kami pumupunta. Pag SM City, talagang pumupunta kami sa Uniqlo. Kaya ngayon, ang sarap ng pakiramdam. Nakabili na rin ako doon. Kasi dati, pagkasama ko yung sister ko, taga panood lang ako. Hindi ako bumibili kasi sayang. Parang sabi ko sa damit, I spend almost 1K for just one piece of clothes. Sabi ko, eto, binili ko rin sarili ko para, binihan ko yung sarili ko para napagaya lang ata. At least, eto, may yung kapalit ng napanalunan ko. May memorabilia ako. Oh, see? See you. Before I go to the next page of this vlog, before I have this, when I was in Hong Kong. Alam niyo ba kung saan galing to? Sa dumpster to namin nakuha. Kasi pag doon sa Hong Kong, mag Chinese New Year, mag-ikot ka lang sa mga dumpster, may makukuha ka mga bagay-bagay na maganda. Diba? Ito talagang hindi siya, wala siyang sira. Alam niyo ba kung kailan to? Noong 2008. Imagine ha, matagal na to, hindi pa rin na expired, buong-buo pa rin. Ito malalaman mo na original siya. Kaya hanggang ngayon pa ang paggamit ko neto. Original siya, guys, leather siya. Wala siyang brand name, pero makikita mo sa texture is talagang original. Original siya dahil yan, hindi wala mo lang bakas-bakas na mapagmasagi mo siya talagang nagpagpabakat-bakat. Ito wala. Talagang nakikita mo na mahal. Imagine mo ha, dumpster to galing. Hanggang ngayon buhay pa ha. Ito, pag nandoon kayo sa mga Chinese country, like mga sa Hong Kong, Taiwan, ganito rin dati yung nasa Taiwan ako. Pag mag-Chinese New Year, talagang gumala-gala ka lang sa mga street. Makakita ka ng mga sa dumpster nila ng mga damit, ng mga tinatapon, mga gamit sa bahay, at saka yung mga ganito, mga bag. Alam niyo ba, meron pa itong terno na jacket pang winter. Pero hindi ko nasuot, syempre mainit dito sa Pilipinas. Ito yung mga nakuha namin sa Chinese New Year sa Hong Kong. Kaya, until here na lang, to the next page na naman tayo. Okay? Hello, guys, ipagpatuloy natin yung usaping pamimili o yung pagbibigay o pagpapamper sa sarili ng mga luho-luho sa katawan. Kasi dati, pagkasama ko yung ate ko, yung sister ko mag-shopping, nagyayaya kasi yan. Gusto niya, may kasama siya mag-ikot-ikot.
siya kasi, yung mga anak niya, is, tatlo yung anak niya, dalawa na yung nakagraduate. Saka yung isa na lang yung nag-aaral sa Janby. Kaya parang maluwag-luwag na siya sa pera, saka meron siya kasing sahod, parang ganun. Parang hindi siya nahihinayang sa pera na ginagastos niya. Kasi may sahod siya, at saka yung asawa niya, abroad din, yung anak niyang isa, abroad din, yung panganay, at saka yung pangalawa, may trabaho rin, parang magaan na ang buhay sa kanya. Dati kasi kami, ako kasi yung unang nagkatrabaho nung after nag-graduate sa college. Kaya parang sabi ko ay parang bumaliktad ang gulong, ang buhay. Ay parang sinasabi nila na ang buhay is weather-weather lang o parang gulong na umiikot. Dati kasi ako may sahod, nag-abroad ako nung dalaga pa. Kaya siya yung nag-asawa ng maaga. Hindi naman maaga kasi siya nag-asawa mga sa edad na 24. Kaya nauna siyang nagkaanak, maaga siyang nagsabay-sabay ang dalawang anak. Dati, ako yung may trabaho, parang ako yung nagbibigay ng para sa bahay. Kaya sabi ko, parang ang buhay ko, parang naano ko dati, na-realize ko na ganun pala yung pag may trabaho ka. Para bang nanghihinayang ka na maibigay yung pinagpaguran mo. Ako kasi iba eh. Ang dati kasi ako, kasi syempre ako bata pa, dalaga pa, wala pang trabaho yung ate ko. Ako kasi pag may pera, mahilig akong magbigay, para wala akong control sa sarili. Kasi syempre wala pa akong responsibilidad sa sarili, sa pamilya. Kaya sabi ko, ganun pala, parang umiba na ang mundo. Dati, ako yung palabigay, ganun. Okay lang magkano ibibigay sa bahay, wala ang control. Ngayon, parang na-realize ko ngayon, ako na naman yung walang trabaho. Kasi inuna ko talaga ang pamilya. Ayaw ko mag-abroad ulit dahil yung mga anak ko kawawa na walang kasama, walang mag-aalaga. Kasi dito sa bahay, syempre, mahirap din pag wala ang nanay na lumalaki ang mga bata. Kaya sacrifice, kahit walang trabaho, walang pera, at least yung mga anak ko sa private school nag-aaral. Kahit papano, kahit wala kaming trabaho ng mag-asawa, tinutulungan kami ng ate, ng asawa ko, ng kapatid niya sa mga sasuloob-loob ng mga gastusin sa bahay. Sa loob ng bahay, yung pag-aaral namin dun sa business namin. Kaya pag maghala-gala, para bang naghihinayang ako gumasto sa mga parte, sa mga pagluho-luho sa katawan, sa mga luho sa katawan, I mean. Parang nahihinayang ako mag-gastos. Kaya yun, ganun talaga ang buhay. Parang gulong na sometimes you are down, sometimes you are up, sometimes you are down. Pero at least ngayon, okay na rin dahil sama-sama kaming mag-iina at saka yung asawa ko. Kahit yung pera ay tama-tama lang. Okay? Hanggang dito na lang yung topic ko about sa family, sa mga gastusin sa katawan, sa mga luho. Bye to the next vlog. Thanks for watching. If you enjoy this video, please subscribe and press the bell button to be notified for the next video I have. Okay, bye for now.